grade 4 pa lamang ako noong magsimula akong maghanap buhay. Hindi pa talaga ako maaaring magtrabaho dahil sa edad ko. Ngunit, dahil sa kagustuhan kong makatapos, ay tumutulong ako sa isang kakilala na nagtitinda sa palengke upang kumita kahit papaano. Dito ko nakilala si Mang Berto. Katabi lang kasi ng pwesto nila Nanay Gemma ang pwesto nito na nagtitinda din ng gulay. Mabait si Mang Berto. Napakabait. Minsan nga ay inaabutan din niya ako ng kaunting barya upang may pandagdag sa baon o kaya ay sa mga proyekto ko sa eskwela. Magkasundo din naman sila ni Nay Gemma. Kaya halos tatay ko na din kung ituring si Mang Berto. Isang hapon noon pagkatapos ng klase ko ay dumiretso ako sa palengke. Nang makarating sa pwesto ay agad kong nakita si Mang Berto na may kausap na mamimili. Lumapit ako agad dito upang magmano. Hindi na niya ako masyadong pinansin pa dahil sa dami ng binibili ng kanyang customer. Dumating naman agad si Nay Gemma na galing daw sa pagbabayad ng buwan ng renta nila sa kanilang pwesto. Ay iha, andyan ka na pala. Ay, maaari mabang-abangan sa daan ang ate Nadia mo mamaya-maya. Nautusan ko kasi yon. Nako ay maraming bit-biti yon, panigurado. Bungad nito sa akin. Ay sige po nay, aabangan ko po siya mamaya. Sagot ko naman. Nang dumating ang alas 5 ng hapon, ay agad na akong nagpaalam at tumakbo papunta sa dadaanan ni ate Nadia upang salubungin ito. Pagdating ko doon, ay wala pa si ate Nadia kaya naman. Naglakad-lakad na din ako upang salubungin sana ito para agad kong matulungan sa kanyang bitbitin. At dahil hapon na nga ay dumidilim na din ang paligid. Napangiti ako nang mahagip ng aking paningin si Mang Berto kasama ang kalabaw na may hila-hilang kariton. Tatawagin ko na sana ito nang biglang pumasok ito sa isang maliit na bahay. Nilingon kong muli ang dadaanan ni Ate Nadia. Baka kasi paparating na ito. Pero nung nakita kong wala pa naman siya, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na tumakbo papunta sa direksyon ni Mang Berto kung saan ito pumasok. Nang makarating ako sa maliit na gate, ay sumilip muna ako sa loob. Nakita kong may kinakatay na baboy si Mang Berto. Sa labas lang iyon ng kanyang bahay, sa kanyang maliit na bakuran. Oh, mukhang magdadagdag ng karne si Mang Berto na pangtinda ah. Bahagya pa akong natawa nang makitang natalsikan ng dugo sa mukha si Mang Berto. Medyo madami yon kaya halos matakpan ng dugo ang kalahati ng mukha nito. Pero nanlaki ang mga mata ko at nanindig ang mga balahibo ko. Nanlamig ang buo kong katawan nang biglang magbago ang kulay ng mga mata ni Mang Berto. Hindi ako makagalaw lalo pat nakita ko kung paano niyang kinuha ang atay ng baboy at saka diretsong kinain ng hilaw. Napaupo ako agad para magtago. Yumuko ako para hindi niya ako makita. At dahil sa maliit na butas sa gate nito na yari sa yero, ay nakita ko pa din ang tila sarap na pagkain nito sa hilaw na atay ng baboy. Pigil-pigil ko ang aking sariling hininga at unti-unting umakbang papalayo. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko ay Lena? Tawag ni Mang Berto mula sa aking likuran. Nanginginig man ako sa takot ay pinilit kong lingunin si Mang Berto. Pagharap ko ay bumalik na sa dati ang itsura ni Mang Berto. Siya na ulit yung kilala kong mabait na si Mang Berto. Itsurang tao na ulit siya at tila napunasan na nito ang ilang dugong tumalsik sa kanya. Pero gayunpaman ay may ilang dugo pa din na makikita sa paligid ng mukha niya at sa katawan, lalo na sa parte ng dibdib nito. Lena, huwag kang matakot. Ani Mang Berto, kita ko sa mata niya ang pagsusumamo. At dahil nga sa
ama ko na rin kung ituring siya ay unti-unting nawala ang takot na nararamdaman ko. Mangberto, kinakabahan man ay pinilit ko ang sarili ko na makapagsalita. Hindi po kayo tao? Tanong ko. Tinitigan lang ako ni Mangberto nang biglang may tumawag sa aking pangalan, si Ate Nadia. Sa pagkakataong iyon ay nagmadali akong tumakbo papalapit kay Ate Nadia para na rin makalayo kay Mangberto. Agad kong kinuha ang ilan sa mga bayong na daladala nito. Lumingon pa si Ate Nadia kay Mangberto na nakatingin din pala sa amin ni Ate Nadia. Pagkatapos ay saka ito nagpaalam sa kanya. Mukhang hindi nakita ni Ate Nadia ang kung ano man ang nasaksihan ko. Matapos magpaalam ay dumiretso na kami sa paglalakad ni Ate Nadia. Pumesto ako sa medyo likuran niya para makapagtago ng bahagya kay Mangberto. Natapos ang araw na yon na naging palaisipan sa akin kung ano ba talaga si Mangberto. Hindi ko naman magawang tanungin sa aking lola na siyang kasama ko sa bahay. Mahina na din kasi ang pandinig nito at oras na din ng pagtulog niya. Sabado kinabukasan, walang pasok. Pero dahil sa trabaho ko sa palengke ay kailangan ko ding bumangon ng maaga. Habang nag-aayos ay naalala ko na naman si Mangberto. Paniguradong magkikita kami, pero dahil sa nangyari kahapon ay hindi ko alam kung paano siya haharapin. Bukod sa takot na nararamdaman ko ay puno ng tanong ang isip ko. Nang makarating ako sa palengke ay agad akong dumiretso sa pwesto ni Nay Gemma. Hindi ko nakita roon si Mangberto. Subalit ilang sandali lamang ay Lena? Nanlamig ang buo kong katawan at nagtayuan ang balahibo ko sa aking batok nang madinig ko ang malalim na boses na iyon ni Mangberto. Nilingon ko siya at hindi tulad kahapon ay hindi na ako masyadong natatakot sa kanya. Ngunit hindi ko pa rin alam kung ano ba ang dapat kong sabihin sa kanya. Mangberto? Halika dito anak, tatapatin na kita. Pumasok ako sa pwesto ni Mangberto. Pumesto kami sa medyo loob ng kanyang tindahan. Tatapatin na kita anak, pero sana ay huwag kang mabibigla. Ang tatay Berto ay isang aswang. Nagimbal ako sa sinabi niya. Nanginig ang mga tuhod ko. Pero agad sinundan ni Mangberto ang kanyang tanong. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ka ba tatakbo at isusumbong ako sa taong bayan? Matamlay na sabi ni Mangberto. Natatakot man ay tiningnan ko siya. Nakayuko lamang siya sa harap ko. Nagulat ako, syempre. Natakot din. Pero normal naman yun, hindi ba? Hindi ko magawang lumayo sa kanya dahil matagal na kaming magkakilala ni Mangberto. Anak na ang turing niya sa akin. At ganun din ako sa kanya. Tatay na rin kung ituring ko siya. Bakit po ako matatakot? Dapat po ba akong matakot? Sasaktan niyo po ba ako? Tanong ko. Naku, hindi anak, hindi. Hindi ko kailanman naisip na gawin yan. Lalo na sa'yo. Sa sinabi niya ngayon ay unti-unti nang nawala ang kaunting takot na nararamdaman ko. Lumapit din ako sa kanya. Pagkatapos ay saka ko ito niyakap. Matapos ang pagtatapat na yon ni Mangberto sa akin ay naging normal na ulit ang araw-araw para sa amin. Parang walang nangyari. Parang hindi siya aswang sa aking paningin. At sa bawat araw na lumilipas ay madaming bagay na din akong nalalaman tungkol kay Mangberto at sa pagiging aswang niya. Noong una ay hindi talaga ako makapaniwala, pero unti-unti din akong naliwanagan sa totoong pagkatao niya.
Totoo ngang aswang si Mang Berto. Nasa lahi na nga naman nila yon at kahit ayaw niya pa ay yun talaga siya eh. Pero kahit aswang siya ay hindi pa niya kailanman naranasang kumain ng karne ng tao. Totoo nga daw na ang pangunahin nilang pagkain ay ang mga tao. Ngunit kaya din naman daw nilang mabuhay nang hindi kumakain ng tao. Kaya daw niyang kumain ng katulad ng pagkain ng isang normal na tao. Ngunit sa katagalan ay makakapanghina daw iyon sa kanya. At bilang kapalit sa laman ng tao ay baboy, baka, kalabaw at kung ano-anong hayop pa ang kinakain niya bilang alternatibo. Bigla ko tuloy na alala yung unang beses ko siyang nakita na kumain ng bagong katay na baboy. Naniniwala ako sa kanya dahil wala pa namang nababalita o kahit kwento-kwento lang na nabiktima ng aswang dito sa bayan namin. Ipinakita niya din sa akin ang mga alaga niyang baboy na siyang nagiging pagkain niya. Nagtatrabaho lang daw siya sa palengke upang hindi maghinala ang mga tao sa kanya. Ayaw din kasi niyang layuan siya o kung ano paman. Gusto lang daw niyang mamuhay ng normal at tahimik katulad ng mga tao. Bakit po ba tao ang pagkain ng aswang? Hindi po ba kadiri yun? Nag-aalangan kong tanong, baka kasi magalit siya. Pero natawa na lamang siya sa akin. Kaming mga aswang ay katulad niyo ding mga tao. Ipinanganak kayong nangangailangan ng sustansya na manggagaling sa mga pagkain ninyo. Ganon din kami. Pinanganak kaming ganito. At ang sustansyang kailangan namin ay makukuha namin sa pamamagitan ng pagkain ng tao. Alam mo, kung makakapagsalita lang ang baboy at mga manok o kahit ano pang mga hayop, malamang ganon din ang tanong nila sa inyo kung bakit nyo sila kailangan kainin. Dahil pagkain namin sila at masarap sila. Mabilis na sagot ko. Ganon din kami, ganoon din ang lahi namin. Dahil pagkain ng aswang ang mga tao. Unti-unti ay naintindihan ko na siya. Ganun po ba yung mga lahi ng aswang? Eh teka po, taga saan po ba kayo? Saan po ba galing ang lahi ng mga aswang? Marami kaming uri ng mga aswang. At kami, ako, ang lahi namin ay galing sa bayan ng Santa Fe. Sagot ni Mang Berto sa akin. Saan naman po yun? Nako, huwag kang mag-alala. Malayo yun dito. Malayong malayo. Matagal na din pala nung umalis ako sa bayan na yun. Pero kung sakali man na kailanganin mong umalis sa bayan na to, ay huwag na huwag kang pupunta sa bayan na yun ha. Puntahan mo na lahat, huwag lang doon. Iyon ay bayan na pinamumugaran ng mga aswang. Ang lahat ng nakatira doon ay mga aswang. At kapag may naliligaw ng mga tao doon ay walang nakakalabas sa kanila ng buhay. Naiintindihan mo ba? Opo. Nagdaan ang ilang linggo, buwan at mga taon. Ganon pa din kami ni Tatay Berto. Oo, tatay na ang tawag ko sa kanya simula noong mamatay ang lola ko. High school na ako. Hindi man kami magkasama sa bahay ay palagi naman kaming magkasama sa palengke. Isang araw habang nag-uusap kami ni Tay Berto, "Tay, wala ka po bang balak na umuwi ng Santa Fe?" tanong ko. "Naku anak, wala na." Bakit po? Ang mga aswang doon ay kumakain ng tao, samantalang ako naman ay hindi. Nagagalit sila sa akin dahil nga sa ayaw kong kumain ng tao. Hindi ko kasi gustong makakita noon ng paghihirap ng mga tao. Sinasabi din nila sa akin na huwag na daw akong maawa sa mga tao. Dahil oras na malaman nila na aswang ako, ay papatayin nila ako agad. Naisip ko noon na hindi naman siguro lahat ay ganoon. Katulad mo, nalaman mong aswang ako pero nagtiwala ka sa akin anak at hindi mo ako isinuplong. Siyempre naman po tay, love kita eh, sagot ko. Pero
Lingid sa kaalaman namin ay may iba pa palang nakarinig sa aming usapan. Pauwi na ako noon sa bahay nung may biglang humila sa akin papunta sa gilid ng daan. Si Ate Nadia pala. Hinila niya ako papunta sa kung saan man. Tinanong ko siya kung bakit at kung saan kami pupunta. Ngunit hindi siya nagsasalita at tahimik lamang siya habang binabagtas namin ang masukal na daan. Napansin kong malapit na kami sa bahay nila, kaya akala ko ay doon kami pupunta. Napansin ko na lang ang napakaraming tao na nagtipon, na tila nagpupulong-pulong. Pagkarating ay agad akong kinaladkad ni Ate Nadia sa gitna ng mga taong nagtipon. "Lena, sabihin mo sa kanila kung ano yung sinabi mo sa akin." "Ha? Ang ano?" Naguguluhang tanong ko sa kanya. "Ang pagiging aswang ni Mang Berto." Biglang umingay ang paligid. Ang daming nagsasalita. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Paano niya nalaman? Samantalang wala naman akong pinagsasabihan noon. Napatingin ako sa mga tao sa paligid. Ang lahat ay nakatingin sa akin na tila ba hinuhusgahan ako. "Anong pinagsasabi mo, Ate Nadia?" Mahinang tugon ko. "Sabihin mo na, Lena. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi tayo-tayo lamang. Mang Delphine, si Mang Berto, isa po siyang aswang." Narinig ko yun na usapan nila ni Lena kaninang umaga. Sumbong nito kay Mang Delphine na siyang punong barangay sa aming bayan. Sinabi niya sa akin kahapon na natatakot daw siya dito dahil pinagbabantaan daw ni Mang Berto ang buhay niya. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat sa sinabi ni Ate Nadia. "Ate Nadia, nagkakamali ka. Hindi si Mang Berto ang sinasabi ko sa iyo." Mariin kong sabi sa kanila. Ngunit dahil sa kaingayan ng mga tao, ay tila walang nakarinig sa akin. Walang gustong makinig sa mga sinasabi ko. Nagtuloy lamang sila sa kani-kanilang pagpaplano. "Ate Nadia! Ate Nadia!" At nagulat ako nang bigla na lamang may humila sa akin pataas. Iniangat ako nito sa lupa. "Pinagtatiwalaan kita, Lena. Nagtiwala ako sa'yo. Tinulungan kita at minahal na parang tunay na anak ko. Tapos ito? Ito lang pala ang igaganti mo sa akin." Galit na sabi ni Mang Berto. Hinawakan niya ako sa leeg at sabay iniharap sa kanya. Natatakot ako sa itsura niya. Galit na galit ang kulay pula nitong mga mata habang nakatingin sa akin. Napahawak ako sa kanyang braso at sinubukang magsalita ngunit dahil sa higpit ng hawak niya ay hindi ko na magawang makapagsalita upang makapagpaliwanag pa. Ang mukha niya ay lumaki na tila ba may mga bukol-bukol pa. Ang malalaki at matatalim ng ngipin nito ay naglabasan sa sobrang haba. Naglabasan din ang mga ugat nito sa mukha at braso. Ang malalaking pakpak nito na tila sa paniki ay patuloy sa pagpagaspas. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko dahil sa takot sa mga tingin niya. Sinubukan kong makaalis sa hawak niya ngunit nangihina na din ako dahil sa kakapusan ng hininga. Nadidinig ko pa ang sigawan ng mga tao sa baba ko. Sumusubok na iligtas ako sa kamay ni Mang Berto. Napatingin siya sa mga tao. "Papatayin ko kayong lahat." Muli siyang tumingin sa akin ng masama at nagwika na, "Iuhuli kita para
para makita mo ang galit ng isang aswang. Bumaba siya at ihinagis ako sa isang tabi. Tulad ng kanyang sinabi, ay inisa-isa niya ang mga tao. Tila papel ang mga katawan ng mga tao para sa kanya. Dahil binubutas niya lang ang mga ito sa dibdib gamit lang ang kanyang isang kamay. Natatakot ako. Takot na takot ako sa nasasaksihan ko. Para siyang isang demonyong tumatawa habang nahihirapan ang mga tao. Nagkalat ang mga dugo sa buong paligid. Nagtatakbuhan ang karamihan sa mga taong nagpupulong kanina. Pero mabilis din niyang inaabot ang mga ito dahil sa paglipad nito sa ere. Itinataas niya ito at ibinabagsak sa lupa. Wawasakin ang dibdib at saka ilalabas ang lamang loob upang kainin. Gusto kong tumakbo ngunit hindi ko magawang gumalaw. Lena! Lena, halika na! Tumakbo na tayo! Biglang tawag sa akin ni Nanay Gemma. Lumapit siya sa akin at inakay ako papalayo. Tumakbo kami ngunit hinarang kami ni Mang Berto. Hop, saan ka pupunta, Lena? Parang malungkot na sabi ni Mang Berto. Ngunit unti-unting lumabas ang ngisi nito. Saka natatawang tumingin sa akin. Naiinip ka na ba? Hintayin mo na ako. Saglit na lang naman to. Mauubos ko na din sila. Natatawang sabi pa niya. Pagkatapos ay agad niyang sinunggaban si Nanay Gemma. Sinakal niya ito. Piniga ang liig gamit ang isang kamay. Inangat niya ito sa lupa. Kitang-kita ko kung paano naghihirap si Nanay Gemma. Dinig na dinig ko ang unti-unting pagkadurog ng mga buto niya sa liig. Hanggang sa tuluyan na ngang humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Tumingin si Mang Berto sa akin. Saka dinilaan ang dugo na umaagos mula sa pugot na leeg ni Nanay Gemma. Ganito pala kasarap kumain ng karne ng tao. Napaupo na lang ako sa nadinig at nasaksihan ko. Tila hayok na hayok si Mang Berto na tumingin sa akin. Ngayon, alam ko na kung bakit. Pagkatapos, ay saka siya tumalikod sa akin. Ano na? Akala ko ba papatayin niyo rin ako? Tumakbo siya papalayo sa akin na parabang gutom na tigre na patakbo-takbo at naghahanap ng malalapan ito. Inilibot ko ang paningin ko, ang aming bayan. Parabang naging isa na itong impyerno. Nagkalat ang mga bangkay sa buong paligid. Nasusunog na ang ilang mga kabahayan. Napupuno na ng dugo ang lupa ng bayan namin. Lena! 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 Thank you.
Yo, what's up po sa lahat? Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig ng storya natin ngayon. Sana po ay nagustuhan nyo ang chapter 3 o book 3 ng fictional story natin na Santa Fe, ang Mangberto. Bahali yun po. Gusto ko lang din pong pasalamatan ang co-writer ng story natin na to na ayaw magpa-reveal ng pangalan. Salamat sa'yo. Bahali yun po. Masyado na pong mahaba itong video natin kaya isang mabilisang pa-shout. Listening from Saudi Arabia, si Ma'am Frevelin De La Cruz. Shoutout po. Si Alex Gail Villarreal. Si Janice Sarad. Si Ma'am Cherish Babe ng Saudi Arabia. Another Korean listener, si Kim Jana Juan. Shoutout po. Annyeonghaseyo. From Washington DC, si Sir John McFadden or Faden. Hello po. Chemist Norhaina Custodio, Ma'am Glenda Ponseca. Shoutout din po kay Relax Na, baka daw sabi ng insecure na baboy. Hello po. Kay Miss Emilu Mirambel, kay Ma'am Miles D. Guzman, kay Boss Suhaili Rashid. Shoutout din po kay Giovanni Arong, Sir Oliver Trinidad, kay Boss Jim. Hello sir. Kay Lazy Justice, kay Miss Kulet, Boss Franz De Torres, kay Boss Jaya 03. Shoutout daw po sa family De Caf or De Cafe sa Bayesa, Quezon City. Mula sa listener nating si Boss Jade Besa from Dubai. Kay Ma'am Josephine Jumaway, kay Ma'am Angel Ampatin from Singapore, si Miss Cafe Latte. Parang gusto ko tuloy magkape ulit. Kay Boss Mark John Pame, shoutout po. Kay Abby Yo, what's up? Kay Boss Arvil, at ang listener nating Korean, si Ma'am Kim Ji-won. Ano nga sa'yo? Kay Boss Kenneth Namanas, shoutout din po kay Chonky TV. Salamat po sa pag-share ng story at sa lahat po ng mga nagsishare ng story sa comment section. Huwag po kayo mag-alala, babasahin ko po yan at isasama natin sa mga upload natin. Kay Maridel 26, kay Boss Jimmy Pandong from Abu Dhabi. Salamat sir. Ma'am Lily Santiago from Jeddah, Saudi Arabia. Miss Manilin Lahay Cantillas. Kay Miss Eliza Lau. At isang malaking shoutout din po kay Boss Ron Esguera. Meron po siyang mga ipinadalang story sa atin at magaganda po yung mga story. Shoutout din po sa wife niya na si Ma'am Het Bakani. Shoutout po. Boss Ron, salamat po ulit. Shoutout ko din po ang mga kapatid nating narrator. Unang-una sa lahat, si Sir Incognito Stories. Hello boss, maraming salamat po. Si Boss Pinoy Midnight Stories. Sir, congrats po. At ang bagong girl narrator natin na si Mischievous Being. Hello po ma'am. Puntahan niyo po yung channel niya at magaganda po yung mga stories ni Ma'am Mischievous Being. Siguradong mag-enjoy din po kayo. Shoutout ko din po yung isa ring sinusubaybayan ko ngayon. Medyo kakaiba yung ginagawa niya dahil hindi ko kayang gawin yun. Si Boss Baron ng Baron the Ghost Hunter. Shoutout sir. Bali ang ginagawa niya po adventure type naman yung kanya. Pupunta siya sa mga abandonadong lugar ganyan tapos doon siya naghahanap ng mga multo. Talagang literal na hunter. Yung isang napanood ko na episode. Imbis meron siyang nakita na meron siyang nakitang tumakbo daw. Ang malupit niyan, imbis na tumakbo palayo, hinabol niya pa yung multo. Kaya talagang mag-enjoy po kayo sa channel niya. Napakatapang na tao. Shoutout boss. Ingat lang po lagi. At isa pa po, gusto ko lang pong i-welcome back ang na-miss nating lahat na si
Sir Neb na galing sa bakasyon, pati na rin si Boss Red na galing naman sa Paos. Welcome back mga idol. Gusto ko din po palang i-congratulate si Ginoong Takip Silim. Congrats po. Bali, yun po. Kung gusto nyo pong magpa-shoutout, ilagay nyo lang po sa comment section. At babasahin po natin yan at isasama natin sa susunod na video. At inuulit ko rin po na gumawa na rin po ako ng Facebook page ng Nginig TV. Bisitahin nyo po sana at i-like pag may time kayo. Sa mga gusto pong magbahagi ng story nila, real life experience man o fiction, pwede nyo pong isend na lang sa FB page ng Nginig TV at gagawan po natin ang narration yan. Bali yun lang po. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod na video po. Ako po si Kira at ito ang Nginig TV.